nanalo mo doon. Ah, magkapareho lang. Chuchu! May mga kinagtanyan niyo. Ay, mga oray. Nakauwi na tayo dito sa Summer Ole. Grabe yung pinagdaanan namin sa biyahe namin, mga kore. Ang daming tigil, ang daming sirang daan, kaya sobra yung traffic, lalong-lalo na banda dito sa may Quezon Province. And nung napunta kami dito sa Allen na, sobrang dami din tigil yung nagawa namin kasi may mga kargang gulay yung mga driver ng baso. Ang dami naming dinaan ng tindahan para ibagsak doon yung mga gulay na yun. And umalis kami kanina, alas 11. Tapos, kami namin dinaan ng kanina dito na mga gulay. Traffic kami, tapos dumaan kami sa Sarayaya para daanan tong mga gulay na inilagay nila dito sa bus. Yun na nga, mga kore, ano? Matapos yung napakahabang biyahe from Batangas City to dito Northern Samar, kasama ko yung girlfriend ko and syempre yung kapatid kong bunso na si Jonathan. Tapos yun, nakarating na kami dito and eto na, mga kore, eto na yung bahay namin dito sa Samar. Dito sa lugar namin walang kuryente, so nagkakaroon lang siya ng pinakakuryente niya or supply ng kuryente tuwing alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. So ang ginawa namin ng girlfriend ko, ito yung girlfriend ko. Nagpupuyod, sobrang pagod niyan. Ito kasing supply dito, mga kaway, generator lang yung ginagamit. Kung hindi ako nagkakamali, malaking generator yung ginagamit nila para makapag-supply sa barangay dito sa Batag Island, sa mga barangay. So parang may anim na barangay dito sa Batag Island and yun yung mga sinusupply ng malaking generator na yun. Yun nga lang, tuwing alas 4 hanggang alas 12 lang ng madaling araw yung kuryente. Kaya pagdating ng alas 12 ng madaling araw, impunto, wala ng kuryente hanggang alas 4 na ng hapon ulit. Mauulit magkaroon ng kuryente. Kaya eto, yung binili naming electric fan na D-Solar. Eto yung panel niya. Chargeable naman siya and malakas naman siya. Ang kinagandahan dito, mga oray, pwede kang mag-charge ng cellphone.
sabay mga kawaray. Uwi tayo. Sila masakit pero nakakabulag sila kapag halimbawa yung nadurog siya tapos napatalsik sa mukha mo, so possible na pwede kang mabulag or magkaroon ng diferensya yung mata mo kapag pumasok sa loob ng mata mo yung parte ng bulbog na yan. Tapos yung isa naman na puti na nakita natin doon, yun yung tinatawag namin salabay. Pwede rin ikamatay yan kasi kapag halimbawa sobrang laki nung salabay na yun or nung jellyfish na yun, possible na kapag nadampyan ka sa katawan, sa ulo, sa masilang bahagi ng parte ng katawan mo, pwede mong ikamatay yun kasi sobrang makamandag talaga siya na jellyfish. Pero ito naman mga kawaray, itong bulbog naman, sila naman ay hindi naman sila nakakasugat or hindi sila masakit. Yun nga lang, kapag nakuhan yung parte nito ng kahit ano niya mga kawaray, pwede mo siyang ikabulag or magkaroon ng masamang epekto sa mata mo. So yun mga kawaray, naligo lang talaga ako, nagbasa lang talaga ako ng tubig dito sa dagat kasi namiss ko maligo dito. And yun, hanggang dito na lang muna mga kawaray yung vlog natin ngayong araw na to.